Sabi ko nga sa kanila, panoorin nyo na lang ang video ng burong dalag at kayo na lang ang gumawa. Natikman kasi nila yung ginawa kong burong dalag, kaya nga lahat sila gusto nang umorder. Summer naman ngayon, kaya 7 araw lang pwede na itong iluto. Tara, gawin na natin to. Una sa lahat, linisan muna natin ang mga isda. Gagamit tayo dito ng 2 piraso ng dalag, yung maliliit lang. At para malinisan itong mabuti at saka matanggal yung dulas-dulas, kakaskasan ko ito ng 2 kutsara ng asin. Dapat yung magaspang na asin ang gamit dito para malinis ang mabuti. At matapos nga itong makaskasan ng asin, pwede na itong hugasan. Siguraduhin lang pala na walang naiwang mga bakas ng dugo dito. Babaho kasi ang buro pagka ganun. Matapos ngang mahugasan ng mga dalag, gugupit-gupitin ko na ito ng maliliit para mas maganda at mas mapapabilis ang pagkakaburo nito. Saka napatiktikin ang tubig nito sa strainer. Dahil sa medyo basa pa ang mga isda, pupunasan ko pa rin ito ng kitchen paper towel. Pwede kasi nitong sirain ang buong proseso ng pagbuburo kapag hindi ito napatuyo ang mabuti. Matapos patuyo ang mabuti ang mga isda, pwede na itong timplahan ng magaspang na asin at chili powder. Maglalagay din ako dito ng asukal, pambalansi ng lasa. At para manuot mabuti ang mga lasa ng rekado sa isda, ilalamas lang itong mabuti habang inihahalo. Saka na ito takpan at hayaang maibabad ng 3 oras. Ilagay ito sa room temperature. Yan, nasa 2nd proseso na tayo ng pagbuburo. Kagabi pa lang, niluto ko na tong kanin. Para naman siguradong malamig na pagka ihahalo yung dalag. Pagka kasi mainit-init pa yung kanin, sira talaga ang pagbuburo. Hindi na ito mabuburo. Para mas mapadali ang paghahalo, paghihiwa-hiwalayin ko na ng ganito ang kanin. Pinakamainam na pagkakaluto ng kanin para sa buro, yung malata. Ang sukat na ginamit ko pala dito ay 2 tasa ng bigas sa 3 tasa ng tubig. Pero kapag kalaon ng bigas, mangangailangan nito ng mas marami pang tubig. At matapos ang 3 oras na maibabad ang mga isda, eto na yung itsura nito. Haluin lang mabuti. Doon pala sa 2 tasa ng bigas, nakagawa tayo ng 6 tasa ng kanin. Ilagay na ang mga natimplahang dalag. Saka na ito ilamas para maihalong mabuti. Importante kasi na maihalo itong mabuti para pantay at maayos ang pagkakaburo nito. Gagamit tayo dito ng airtight na bote. Sterilize na rin to para safe. At siguraduhin din, napatuyo ang mabuti ang bote bago ilagay ang dalag. Matapos maisali ng buro sa bote, siksikin itong mabuti para siksik talaga at hindi ito magkaroon ng mga puwang. Pag naisiksik ng mabuti ang buro, punasan ito ng kitchen paper towel. At huwag na huwag gagamit ng basang-basahan pampunas dito para hindi ito makontaminate. Dapat ganito ang itsura ng bote. At least 1 inch or more ang walang laman. Pagka kasi punong-puno ang laman nito sa panahon ng pagbuburo, siguradong tatagas ang sabaw nito sa labas ng bote. Ngayon ay pwede na itong takpan. Ilagay sa room temperature at madilim na lugar. Bakit nga ba sa madilim na lugar? Napipigilan kasi ng liwanag ang tamang proseso ng pagbuburo. Pagdating ng 4th araw, nasa mga 25 degrees nga pala ang room temperature namin dito sa bahay. Yan o, nagtubig na yung buro. Makikita na sa paggalaw ng bote, sumasama na rin gumagalaw ang laman nito. Buksan na natin para i-check. Yan o, makikita na maganda talaga ang pagkakaburo. Walang maaamoy kahit na anong baho. Kailangang maihalo itong mabuti. Hindi pa ito yung gusto kong pagkakaburo. Kaya tatakpan ko uli ito, ilalagay sa room temperature at madilim na lugar. Pagdating nga ng 7th araw, nasa 25 degrees pa rin ang room temperature dito sa amin. Makikita na mas nagtubig na ito ngayon. Ito yung hinahanap kong itsura. Ganito na yung gusto kong pagkakaburo nito. At hindi ito mabaho. Wala ito kahit na anong masansang na amoy. Haluin lang mabuti at pwede na itong luto. Paalala lang pala na mas mabilis ang proseso ng pagbuburo sa mga mainit na lugar. At mas mabagal naman sa mga malamig na lugar. At pagka mas matagal ang pagkakaburo, mas maasim ito. At sa pinakahuling proseso, magluluto na tayo. Buksan na nga po sa medium setting at maglagay ng 1 tasang olive oil. Pagka ganyang bumubula na ang wooden ladle, ibig sabihin sapat na ang init ng mantika. Kaya pwede nang ilagay ang bawang at halos kaalinsabay nito, ilagay na rin ang luya. At igigisa ito ng 1 minuto hanggang sa mapalabas ang amoy ng bawang at luya. Pagka ganyang mabango na ang bawang at luya, pwede nang ilagay ang mga sibuyas. Agad isusunod ang mga siling labuyo.
Saka ito igigisa ng mga ilang minuto hanggang sa malanat na ang mga sibuyas. Pagka ganyang nalanat na ang mga sibuyas, pwede nang ilagay ang burong dalag. At dahil nga sa malapot na ito, pamalagyan na ang paghahalo dito. Dahil nagdagdag tayo ng mga rekado, kaya pwedeng ilakas ang apoy hanggang sa mapakulo ito. Hindi na kailangan takpan. Pagkakulo, hayaan pa itong kumulo ng isang minuto. Saka na magdagdag ng tubig. Pagkalagay ng tubig, hayaan uli itong kumulo. Saka na maglagay ng chicken powder. Patuloy pa itong lulutuin hanggang sa mapalapot. Siguro mga nasa 20 minutos. Pamalagian lang itong haluin. Di na kailangan takpan. At matapos nga itong lutuin ng 20 minutos, ganito na ang itsura nito. I-adjust na ang apoy sa medium low. Ilagay na ang asukal at suka. At para hindi mahilaw ang pagkakaluto ng suka, huwag mo na itong hahaluin ng 3 minuto. Masansang kasi sa ilong at lalamunan pagka nahilaw ang pagkakaluto nito. At pagkatapos ng 3 minuto, pwede na itong haluin. Ngayon ay pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Mmm, sarap! I-set na ang apoy sa pinakamahinang setting, saka pa ito patuloy na lutuin ng 20 minutos. Matapos ang 20 minutos, umibabaw ng mantika nito. Yan, nakaluto na tayo. Ready to serve na to. Pagka ganito ang pagkakaluto ng buro, nagtatagal talaga ito sa ref. Matapos ko itong palamigin, ganyan ang itsura nito. Pwede nga pala itong iserve na mainit o kaya malamig. Pero usually, sinaserve ito hindi na mainit. Para sa pangmatagalan, ilagay ito sa sealed container. Pagka sa freezer ito inilagay, magtatagal ito ng hanggang 3 buwan. At pagka sa ref naman, magtatagal ito ng hanggang 2 linggo. Aro, kanyama na po. May na kayo, mangantana.